guys, nirevise ko itong subwoofer na ito. Bigay lang ito sa akin. Titignan ninyo. Ito yung original na lalim niya. Ito lang, oh. Ayan, in-extend ko na hanggang dito. Yung height niya, yun pa rin, hindi ko naman binago. Nagdagan ko na lang. Papstainan niya yung likod. Ginawan ko siya ng paraan. So, ito yung subwoofer driver niya. Ayan, oh. Crown. May specs siya dito ng ano, nominal at maximum watts. Pero ang problema ko dito, wala siyang frequency response na kalagay. Lumipat ako kasi napakaingay sa garahe. Sukatin natin. Terti ng lapad. Ito naman yung lalim niya, yung original niyang lalim. Masyado siyang mababaw o kulang sa lalim. Maliit yung box. Ito yung likod, yung in-extend ko. Ito ang lapad niya. Ito yung nadagdag na lalim sa likod. Ito yung port size. Ito yung lapad ng port. Yung lalim nitong pinaka port niya dati ay 9.5. Binawasan ko. Ginawa kong 5 na lang. Para maging 60 Hz ang tuning frequency ng box. Kasi itong sub na to, walang frequency response na kalagay dun sa specs niya sa likod. Mahirap hulaan kung magmamatch siya sa frequency ng box. Pero may nakuha akong manual, may nagbigay sa akin. Nakita ko, kaya iminatch ko na lang. Ipe-play muna natin yung isang perasong subwoofer. Tapos mamaya, ipe-play natin silang magkasama paralel. Ano? Okay lang na paralel yan kasi power ang panggagamitin natin. So, ang magpapatakbo ng ating signal, itong ating equalizer ito. May sarili siyang subwoofer out. Ito yung control niya, yung volume. Ito naman sa frequency. Ikaw ang magseset kung anong frequency gusto mo. So, 9 o'clock lang tayo sa power amp. Masyadong malakas ng power amp. Testingin natin. Play tayo dito sa cellphone. Mag-start tayo sa 120 Hz. Mamaya ibababa natin. Ayan, mas mababa yan, 100 Hz. Baba natin to ng 80 Hz. Ayan, mas mababa frequency. Dagdag natin ng volume. Ngayon
ngayon naman pagsabayin natin itong dalawa, isang channel lang. Start ulit tayo sa 120 Hz. Lagyan natin sa 100 Hz. Subukan natin ng may two-way, ayan. 600 watts itong D8 na to, no. Ito kasi, 300. Dagdagan natin ng konti mid-high.